Hi guys, good morning sa inyong lahat. Welcome back to my YouTube channel. The new Kawasaki CT150 new model 2021. Matagal na pong inilabas to ng Kawasaki pero kalimitan sa ibang bayan, hindi pa ito lumalabas. Ngayon ito ay re-reviewin ko sa inyo. Tingnan natin dito sa kanyang gulong. Yan yung size ng gulong niya. Halos same lang sila nung CT125. At yung kanyang TC ready frame, isang isa lang din ng CT125. Yan. At yung taillight, same na same. Tapos yung flasher, at yung kanyang rear, ay same na same sila. Yung front shock, same din. Yan guys, so, size 43 ang huli. Yan. Yung kanya namang gear position, ganun din. Neutral, primera, segunda, tercera, kwarta, quinta pa rin siya. The new Kawasaki CT150. Tapos yung kanyang upuan, medyo nilowered na. Yun po yung bagong labas ngayon. Hindi pa po ito pinapataba. Sadya na po yan na medyo mababa na siya. Binago po yung upuan at medyo lowered na siya. Tapos yung mga switch. Yan, yung mga switch niya, handle switch. Yan, may starter. At yung side mirror, isang-isa lang sa CT125. At bakit nga ba ito ay 150? Susukatin natin yung stroke niya kung talagang 150. Yan guys, meron din siyang ready to frame na yan. Speedometer, yung may gas, tapos meron siyang mobile charging port. Yan. Tapos yung kanyang indicator sensor nasa gilid. Maganda. Tapos isa pa, yung swing arm, same na same lang siya. Maganda at meron na siya makapal. Pinakapal na yung swing arm niya. Tapos yung carburetor, ito lang yung hindi ko nagustuhan sa kanya kasi diaphragm type. Yan. Pagka diaphragm type, kailangan guys, hindi nyo mapapaistak yung motor nyo. Kailangan lagi nyo paan na rin. Kasi ang diaphragm type po, basta po naistakan siya ng gasolina, nasisira na yung carburetor. Napakahirap ng linisin. At ito, mapapansin nyo dun sa black, nakalagay dito ay 149.53 cc. Yan, 150 nga talaga. At same engine sila ng CT125. Kung makikita nyo, hindi siya boxer. Hindi po siya boxer. At same lang din siya ng front natin. Yan, yung headlight, yung rim, tapos yung gulong. Yan, by 17. 275 by 17. Same lang sila. Okay. Tapos mapapansin nyo yung semi-double type frame. Yun, pwedeng lagay ng sidecar. Yan, semi-double cruddy type frame. Sukatin natin kung talagang siya ay 150. Kung pareho lang yung haba niya dun sa 125. Sabi nung kumuha po nito, ang cash daw po nito ay 58,000. Kinash po ito kasi nung kumuha. Hindi natin alam kung magkano daw payment na to. Kasi sa kasa naman, iba-iba naman yung down payment at iba-iba yung hulog. Kaya pasyal na lang po kayo sa mga iba-ibang kasat. Silipin nyo po itong the bago pong CT150 Kawasaki. At yan guys, kayo na ang humusga nung bilang yan. Kung anong bilang yan. Yan. Kita nyo ba? Yan. Yan yung taas niya. Okay. Tapos susukatin din natin yung CT125.
Yan, ilo-lower na, nung mayari. Bagong-bago pa. Tapos yung kanyang ignition switch, battery operated po ang magkahalo po yan. AC at DC operated po ang CT125 at 150. Magkahalo po yan kasi meron siyang primary sa ilalim. Tapos, makikita nyo doon sa CDI, may kuryente rin pumupunta sa accessory, kaya siya ay magkahalo na AC at DC. Yan yung ibablog natin para malaman natin kung bakit magkahalo yung AC CDI at DC CDI sa Baja CT125. Kaya hindi pwedeng i-convert ng ibang CDI. Kung maaari man ay may gagawin pa. Yan. So atin natin, ito yung Baja CT125. Carb type siya, hindi siya okay. Yan guys, oh. Yan. Tingnan nyo, ha. Yan. O, diba? Same na same lang sila nung Baja CT150. Yung haba, yung taas nila. Same lang sila. Ibig sabihin, para lang siyang Rusi 125 at Rusi 150. Same stroke, pero pinalakas lang siya. Kaya pala siya ay Kawasaki the new CT150. Mas pinalakas, syempre, pinatakaw. Pag pinalakas, tatakaw talaga yan. Yan o, same lang sila. O, di ibig sabihin, malinaw na sa atin na ang block po ng CT150 ay mas malaki kaysa 125. Kaya pwede nating i-convert ang CT125 na gawing 150cc. Yon. Okay. Tingnan natin dito sa ating digital. Yan, kung magsisame sila sa bilang natin. Yan, tingnan natin kung ano talaga yung reading nito. Meron tayong kaibigan dito na pinakiusapan natin. Yan, pasyal na po kayo sa Kawasaki Philippines Motor. Yan na po yung sukat. At talagang same na same sila. O, diba? 66 po. Yun po yung taas ito ng CT150 at CT125. Same lang. Kaya hanggang dito lang ako, guys. Maraming salamat sa lahat. God bless po, ride safe.